Hello mga ka-jam! This video, tuturo ko sa inyo kung paano tugtugay ng tindahan ni Aling Nena sa ukulele. Kaya kung trip itong video na to, let's go! Okay mga ka-jam, bago tayo mag-start, gusto ko na magpasalamat sa JC Guitar. Ito yung JC Signature Ukulele model number 2 nila. Ang ganda, meron kaming ginawang review nito. Check nyo, lalagay ko sa description sa baba yung link. So, patadaliin lang natin to mga ka-jam, yung kung paano madaling tugtugin itong kanta na to. Basic lang yung bibigay ko sa inyo sa strumming pattern. Ang problema lang dito, yung chords, ang dami. Pero, practice lang. Okay, magiging chords natin dito sa una ay G7. Lalagay ko naman yung chords dyan para gayahin nyo na lang. Ito yung isang araw, gaganon ka lang. Tapos, ang magiging chords natin sa verse ay C, G, E minor. A minor, G, F, D7, G, and G7. Okay. Ang strumming pattern niya madali lang. Down, down lang. Pero ang technique sa ganong pattern ay down ka sa taas, down ka sa baba. Okay. Hindi siya yung pantay na ganyan. Down sa taas, down sa baba. Salitan. Diba? Siya. So, testing natin. Isang araw. Punta ako sa tindahan ni Aling Nena para pumili ng suka. Pagbayad ko aking nakita isang dalagang nakatungo sa pintana. Tapos, ang magiging chords natin sa refrain ay A minor, E. Ngayon kung nahihirap pa kayo sa E, pwede naman yung D, di ba naka-D ka? So usad mo na lang ng ano, hanggang 4th fret. Kaso huwag mo na tatamaan yung baba. Pero syempre, mas i-re-recommend sa inyo na practice niyo yung ganyang E para pag nakuha nyo yan, wala na kayong iwasang chords na mahirap. Kasi ito yung tingin kong pinakamahirap yung chords. So yun nga, A minor, E, dalawang ulit, then F, D7, and G. Then G7, okay? Testing natin. Natulala ako, naglag ang puso ko, nalaglag din ang sukang hawak ko. Tapos, verse ulit. Napasigaw si Aling Nena, ako naman ay parang nakuryenteng pusa. Ngunit natanggal ang hiya nang nakita ko na nakatawa. Magiging chords natin sa pangalawang refrain ay A minor, E, dalawang ulit, then F, D7, and G, then G7, tapos dito may iba. A minor, E, A minor, D7, then F, D7, G, and G7. Marami-rami, no? Pero naka-note naman dyan yung chords, so itignan nyo na lang. Tsaka makabisado nyo dapat siya. Tapos, testing natin yun. Panay ang sorry ko sa pagmamadali, nakalimutan pa ang supli ko. Pagdating sa bahay, nagalit si nanay, pero oops lang ako ay inababo ng tunay. Tapos, pagdating sa chorus ay C, G, A minor, G, F, D7, and G. Then G7. Okay, testing natin. Tindahan ni Aling Nena, parang isang kwentong pampelikula. Murag at sari-sari pang itinitinda, pero ang tanging nais ko di nabibili ng pera. Punta ako sa tindahan kinabukasan para makita. Pero sabi ni Aling
siya kung araw-araw ay meron akong binibini sa tindahan niya. Ako'y pumayag at pinakilala niya sa kanyang kaisa-isang dalaga. Ngunit nang makilala, siya'y tumalikod na at iniwan akong nakatanga. Tindahan ni Aninena, parang isang kwentong pampelikula. Mura na at sari-sari pa ang itinitinda, pero ang tanging nais ko di nabibili ng pera. Tindahan ni Aninena, dito na uubos ang aking pera. Tapos pagdating doon sa alam niyo nangyari, parang verse lang din, ulitin niyo lang. Wala. Ang magiging saraming pattern niyo doon ay down, down, up, down, up, 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 down. Okay? Testing natin. Alam niyo nangyari? Wala. Dito sa part na to ay F, pwedeng F minor or G ka na lang, pwede rin, then C. So yun, sana nakuha niyo yung tutorial natin sa ukulele ng tindahan ni Aling Nena. Kaya kung natutunan niyo itong video na to, like niyo naman, comment na rin kapag meron kayong request kapag kaya natin gagawin natin ng tutorial. So yun, dito lang, thank you mga ka-jam.